Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan. Kabayan Capricorn, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ame. Maraming salamat din sa nakakatabahan na po sa inyong mga comments. Dahil halos lahat kayo is resonance. Keep comment lang mga kabayan, yung energy is naiiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko, makuha ko lang yung energy, makaresonate na kayo sa ating reading. At maraming salamat din sa mga review ng donation at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung gusto nyo na personal reading, nasa iba po ng video to, how to contact me. This is a general reading, ano, Capricorn, kuhari mo lang sa'yo at itako ng ginawa para sa'yo. Maaari ito is related sa work, life, job, friends, family, family member, cowork sa business mo. Use your own intuition, maaari nangyari, nangyayari o mangyayari pa lang. Hindi ko na-explain, palagi ko naman sinasabi, palagi naman natin itong ginagawa, ano. Tao na nakakonnect kay Capricorn. Tao na nakakonnect kay Capricorn. Anong nararamdaman mo kay Capricorn? Anong nararamdaman mo kay Capricorn? So show me. Tao na nakakonnect kay Capricorn. Anong nararamdaman mo kay Capricorn? Show me, show me, show me, show me. Oh. Hinat ka nito? Sinuportahan ka pala nito. Siguro mas matanda ito sa'yo, no? I don't know. Parang ganun nakita ko. At you see? Nararamdaman niya sa'yo is, yun, parang, I don't know, inalis ka niya sa buhay niya. Or vice versa. Nararamdaman niya is inalis mo na siya sa buhay mo. Yan, kinat mo na siya, Capricorn. Yan ang nakita ko. Inalis mo na siya, ganyan. Parang siguro, wala, tingnan natin, there's something wrong siguro, kaya ganun. Pero nandiyan yung suporta, no? Sa nakita ko dito. Taon na ako na, Capricorn. Ano ang intention mo kay Capricorn? Taon na ako na kay Capricorn. Ay. Oh. The Knight of Swords in reverse. Handi to sa gusto niya ng clarity, no? Intention niya is they want clarity. May gusto siyang itama, actually. May gusto siyang itama. Naging ano to, no? Ano to? Naging, hindi ko alam, naging diktador pa to sa'yo, Capricorn. Medyo nakita ko na may pagka, walang galang o hindi maganda yung pananalita niya, no? Naging brutal or manipulative or vice versa to, ha? Hindi yung, I don't know, ay parang, tinakot ka ba nito, Capricorn, no? May mga, sa iba dito siguro, may mga mararahas na nangyari or aggressive, naging mapusok, no? Nagkaroon ng mga pag-uusap na mga wala sa katuwiran, kumbaga. Hello, Capricorn. Mga ganun. Nagkaroon mga lack of instruction, ganyan, as in. Tingnan natin. Tao na lang ako na kay Capricorn. What is your behavior toward Capricorn? Show me. Gusto ko nito kausapin, no? Gusto ko nito kasi gusto niya ng, ano, clarity, no? So, nakita ko dito. They want to talk to you. Nasa ibang bansa ka ba? Ah, ikaw ba umalis dito? Iba dito nasa ibang bansa, ano? Siguro iba dito, ano? Parang nag-away kayo. Parang nadidinig ako na parang magkaiba ba kayo ng lengwahe nito o nasa ibang bansa ka? May travel kayo? Soon. Capricorn, ano ang iyong nakita ko parang napagod ka, ano? Parang pagod ka, Capricorn. Sa nakita ko dito? I don't know why, pero it looks like na parang pagod ka. O napagod ka dito sa sitwasyon na to. Capricorn, ano ang iyong nararamdaman sa tao na to? They want forgiveness, Capricorn.
Okay, nararamdaman mo sa tao na to na may iba siya? Na may iba siya? Napaka-moody niya. Naging moody siya sa'yo, naging very emotionally manipulative, or maybe ikaw to, no? Hindi yung nararamdaman mo sa kanya na masyado siyang uncaring, or wala siyang pakialam, siguro wala siyang pakialam ko kahit ano sabihin niya, maaaring hindi na niya inisip masaktan ka man, or hindi, no? Maaaring ganun. And then, as in, gulong-gulo, as in, may puot ako nakikita when it comes dito sa'yo, no? Parang galit ka ata, ano? Hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Ang nakita ko dito. Parang wala kang tiwala sa kanya, no? Nakita ko dito. What is the blind spot? O ang hindi mo alam sa koneksyon ito? What is the blind spot? Teka lang, ano ba yan? Ate. What is the blind spot? Ang hindi mo alam sa koneksyon ito, Capricorn? What is the blind spot? Inclusion? Hindi mo alam sa koneksyon ito is... Isa lang pala to. Tingnan natin ah. Parang tinulungan ka nito, no? Parang they help you. Friend mo ba to? Yun nakita ko. Tingnan natin. Ano ang Capricorn? What is your energy for the month of April 2024? Okay, it's good. More focus on yourself. More focus on the happiness with your family. Sa sarili mo, ganun. Ang nakita ko dito. Magkaroon ng happy life. Magkaroon ng happy foundation. Matapos na yung mga difficult time. Yan. Ito yung wish come true mo yun. No? Magkaroon ng mga harmony, kasiyahan sa bahay. Yan. Ito yung fortunate outcome mo. No? Ay, ano ba yan, anak? Saan ito galing? Nandito. Yung mga anak ko. Hindi para. Ayan na, dalawa pa. Ay, Diyos may marami. Mga anak eh. Ano ba naman yan? Ano ba yan? Ang mga anak ko? Ano po ba yan? Hello, Capricorn. Diyos may yun. Mag-aawa. Ano pa yan? Ano? Diyan na lang kayo, anak. Ito na. Dito. At si mami ay mag-aano. Capricorn, nagkaroon mga rejection, ano? Ni-reject mo ba ito? Naku, Capricorn, babalik to. Gusto niya ng, ano, forgiveness. Ano siya, medyo may mapaglaro. Ano, may pagkababaero, lakero, mainitin ang ulo. Or a vice versa, ano? Capricorn, Universe, sorry po. Universe, anong iyong advice kay Capricorn for this month of 2024, April? Advice kay Capricorn, Universe. Okay, advice niya sa'yo is be creative, make a new beginning and a fresh start. Magkaroon ng change, no? And huwag kang mawawala ng pag-asa. Siyempre, you need to take it action and trust your intuition, siyempre, sa lahat ng bagay na gusto mong gawin. Kailangan always think positive, no? Yan. Huwag mawalan ng pag-asa. This is a pure card. And maybe may mga ideas ka na gusto mong gawin sa buhay mo, gawin mo. Kasi it's up to you to make it happen. If you want, kung gusto mo talaga na magkaroon ng mga happy life, maid na talaga yung mga difficult times sa buhay mo, sa family mo, sa foundation mo, you need to take it action. No? Ito ang success to move forward. No? Yun, ikaw ang makakagawa noon. No? Sa sarili mong action. Thank you po. Nakita ko hardworking ka naman. Capricorn, ano ang yung overall energy for the month of April? Capricorn, overall energy. Month of April 2024, Plesyon. Thank you. Ay, dalawa to. Oh. Okay, overall energy. Ay, tatlo. Oh my goodness. Okay, ang energy mo for this April is, okay, mukhang maganda to. It's reminiscing the past, the good and the bad memories.
Yan, alalahanin mo yung mga nakaraan and learn from it, no? Nakita ko dito, matuto ka sa mga nakaraan mo. At syempre, when making a decision, kailangan nating maging very careful. Planning for the future, ang sinasabi dito, may mga option na nakita ko na may pinagpipilian ka, no? Kasi nagkakaroon ka siguro ng doubt, no? More on this effort, magkakaroon ka ng mga doubt na magkaplano ka, as in, kung mag-go or mag-stay, magtitiket action o hindi. May mga decision ka na kailangan desisyonan, na may mga option na darating sa buhay mo this April, no? May mga maaring may mga preparation, may mga i-discover ka, ganyan. This is a personal power, no? Kumbaga, kalaban mo na nga ang sarili mo, no? You need to take it action dito. Handa yung mag-decide ka this month ng to stay or to go. Or maari magta-travel ka, no? Nadadaan ka sa part na magkakaroon mga awakening, no? Sa nakita ko dito. Magkakaroon ng mga decision making. Magkakaroon ng mga awareness, self-evaluation, and as in transformation, ano? Sa iba, no? Nakikita ko. Magkakaroon ng mga transformation at nakita ko na ililatkin mo na yung the past na mga hindi na magagandang nakakatulong sa'yo. This is a life-changing and decision na decisionan mo this April. Okay, no? Make a new beginning with the Fool. No? Make a new beginning, huwag kang magpakulong. No? Kung nasaan kang dark. No? You are the survivor, kaya mo, keep fighting. No, keep moving and take it action. This is a 9 of wands and plus 1 is the 10 of wands. It means na if you take it action, lahat ng problema mo, lahat ng stress mo, lahat ng struggle mo, lahat ng mga responsibilities mo na nakaaklang sa'yo, I see na, ay, baliktad, na magtatapos ito, no? Sa nakita ko dito. You need lang talaga ng mag-action. No? Yun ang kulang pa sa ngayon sa'yo. Napanghihinaan ka pa siguro. And you need to learn, ha? Tao na nakakonnect kay Capricorn. Bakit Queen of Sword? Bakit Queen of Sword ang iyong nararamdaman kay Capricorn? Mahalaga ka sa kanya. Or vice versa. Handa yung... just wait a minute, ha? No, mali ako. Bakit Empress? Nakita ko masaya ka. Bakit Empress? Bakit the Empress? Thank you. Okay. Naintindihan ko na. Ando yung sa part na nararamdaman na you're starting a new beginning with your life, Capricorn. Handun ka na sa part na nakita mo na or mas nagkaroon ka na ng mga new ideas na kailangan mo itayong muli yung sarili mo. Kumbaga, magkaroon ng mga renewal. Hindi na nasa part na nararamdaman niya na you jump to your fashion. Na gusto mo nang gawin yung gusto mong gawin. To growth, no? Sa nakita ko ito na nagiging blooming ka na. Yaan. Na nakita ko na nararamdaman niya na they feel na marami namang sumusuporta with it comes sa'yo, no? Nahandad ka na nararamdaman niya na handot ka na nag-i-start ka na sa buhay mo na nakamtin ang lahat ng gusto mo. Magkaroon ng success and victory sa buhay mo, no? Na nagkakaroon na ng mga, ano ba to? Growth sa buhay mo, no? Ang nakita ko dito, sinasabi niya. Yan ang nararamdaman niya sa'yo. Na yun na nag-jump ka na sa fashion mo. Sa gusto mong gawin, no? Nakita ko ito. At syempre, tao nakakonek kay Capricorn. Bakit the Justice and the King of Swords ang intention mo kay Capricorn? Can you show me? They want justice, ano? Handun sa part na may lungkot ako nakikita sa kanya, no? Intention niya is to say sorry kasi hindi na niya nararamdaman yung energy mo. Yun ang nakita ko, hindi na niya nararamdaman yung saya sa buhay. No? Kasi nahando na. Parang hando na siya sa part na nagkaroon siya ng mga
lack of clarity, nagkaroon ng sadness, false impression, as in wala siyang sigla sa ngayon, no? So nakita ko, bakit? Bakit the Sun in reversion? Okay, nag-away kayo, no? Hindi kayo nagkasunduan, may mga conflict ako nakikita dito. Maaring nagkaroon ng apaka ng ego, mga matataas na ego, nagkaroon ng mga klaseng personalities, agreemento man yan. Nagkaroon ng hindi talaga, nagkaroon ng lack of control actually dito, as in, lack of cooperation, hindi talaga kayo nagkasundo, no? So nakita ko, may mga pag-aaway ako nakita. Bakit Ace of Sword ang iyong behavior toward Capricorn? Taon na ako connect kay Capricorn, bakit Ace of Sword? Maaring yung pag-aaway nyo na yon, yung mga hindi napakasunduan, they want clarity, no? And they want to, gusto niya na communication sa'yo para may clarity yung mga bagay na yon na hindi nyo napakasunduan. Or advice mo sa to, ha? Isopso. I-resonate nyo, ha? Baka ito, isa family, sa family nyo, o baka ito sa relasyon nyo, sa girlfriend, boyfriend nyo, o sa friend nyo, no, nakita ko sa asawa nyo. Ang nakita ko kasi dito, meron din magkakapatid na magkakapamilya rin na parang nag-away-away with it come sa mga territorial, no? I-resonate nyo yung sarili nyo. Ace of Swords. Bakit behavior mo is Ace of Swords? Taon na ako na kay... Bakit the Emperor? Andito yung behavior niya sa'yo is nahandun sa hindi kanya kayang pakawalan, no, Capricorn. Nahandun yung oo, naging makasarili siya, naging sakim siya, sarili niya lang inisip niya. Iba dito nagsisave ng money. Na-control ka niya or a vice versa, ganun. Nahandun yung siguro naging bossy-bossy siya or naging parang they feel na mas mataas siya sa'yo, ganyan. Parang ganun ang nakikita ko. Nahandun yung gusto niya pag-usapan yun. No, gusto niya ng i-clarity why o bakit niya ginawa yon, bakit ganun. Pero handa sa hindi kanya kayang pakawalan sa ngayon, no? Capricorn, bakit King of Cups in reverse saka the Lovers ang iyong nararamdaman sa taon na to? Gusto mo ba siya makita? Bakit? The Lovers and the King of Cups in reverse. Oh, puro away kayo, ah. Hindi ka nakakaintindihan, no? King of Swords. The Lovers and the Lovers. Ito mo, dalawa yan, no? The Lovers and the Lovers. Nagkaroon talaga ng mga third party sa pagitan ninyo, no? As in, nagkaroon. Nagkaroon ng mga third party, as in, mga panluloko, no? Andito sa part na, magkaiba ba kayo ng lahi nito? May ibang country ako nakikita. Ando talaga sa mga, mayroon talagang pagtataksil ako nakita, no? May mga pagtataksil, may mga sadness, may mga nawala. May meron pa talaga na, kasi nahanda talaga, no, nakita ko na may, nabuli ka ba nito? Binubuli ka ba nito? O binuli ka, Capricorn? Hindi yung part na nakita ko gano'n. Nagkaroon ng mga conflict talaga. No, nakita ko naman na sa'yo, na nakita ko sa'yo, Capricorn, parang nag nilet go mo na to? No? Kasi naramdaman sa kanya na hindi ka nag-iisa. Nakita ko parang inilet ko muna siya. Yun ang nakita ko. Parang nagkaroon niya ng away, mga tension, o baka nabuli ka niya. May nakipag-competition sa'yo, actually. May competition ako nakita, mga argumento. You feel na may weakness and may mga natalo kasi ako nakita dito, no? Handan ka na rin na siguro sa nakita ko na you use your head when making a decision. Pinalo mo na yung
yung head mo over heart, no, sa nakita ko dito. Kaya siguro nakita ko na inilet ko muna tong sitwasyon na to, and then nakita ko naman na nakita mo na rin yung happiness with your family, no, sa nakita ko dito. O sa buhay mo, nakakita ka na ng masayang, naging payapa na, kumbaga, ang pakiramdam mo sa ngayon. Tingnan natin, bakit po Queen of Wands ang... Bakit Queen of Wands ang the hidden? O hindi alam ni Capricorn sa sitwasyon ito? Bakit Queen of Wands? Magsasorry ito sa'yo. Ang hindi mo alam sa sitwasyon ito, nahandun siya sa part na... masilosa to, no? Nandiyan siya sa part na ano siya, makasarili siya actually. Makasarili siya. They want to say sorry. Baka i-text ka niya, baka makareceive ka ng mail or text dito sa tao na to, no? Nando sa friendly, friend mo ba to? O friend na naging lovers, ganyan. Parang ang ugali niya, ano, siloso, silosa, makasarili, very manipulative, liar, you know, liar to, unfaithful, masungit, ano, magagalitin, actually. Ikaw yung lang makakaalam kung sino to sa buhay nyo. No, maaring palagi siyang mainit ang ulo, hot temper kasi siya, maaring bully, insecure, low of confidence tong tao na to. Insecure, troublemaker, ano ba to? Ginagamagawa ba siya ng away sa inyong dalawa? Or talaga troublemaker lang talaga siya? Yun yung nakita ko sa kanya. Ganun siya, ganun yung ugali niya. At bakit po Ten of Cups ang energy ni Capricorn this April? Bakit Ten of Cups ang energy ni Capricorn this April 2020 profession? Yes, ang energy mo ngayon is talagang handun ka sa part na this month, talagang you will support your family, no? Yung foundation mo o yung sarili mo. Magpo-focus ka dito na nasuportahan sila. Nakita ko you are a breadwinner. Handun yung mga anak mo man yan o sarili mo o pamilya mo, ganun, o sa trabaho mo. Handun yung nakita ko na magpo-focus ka na sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa stability mo. Naging ano ka na, ano ba to? Naging practical. Hindi pagiging practical na you want to secure yung life mo, yung future mo, yung family mo. No, handun yung you want to secure na lahat na okay sila, na may mga gagastos sila, na may maibibigay ka sa kanilang kasiyahan, na magiging stable yung buhay nila or yung buhay mo. Yun nakita ko. Thank you po. Nakikita ko naman na hardworking ka, no? Masyado. Focus and commitment ka sa lahat ng bagay sa nakita ko dito. May ka ba? May pinaperfect ka bang skill? O may dinidevelop ka na skill? Tingnan natin. Ace of Wands. Bakit po Universe Ace of Wands ang iyong... May inaaral ka ba? Nakita ko may nag-ano sa'yo, ha? May nag-spy sa'yo. Bakit po Ace of Wands? Hindi ka natakot ngayon na harapin ang buhay. Ace of Wands, bakit po Ace of Wands sa iyong advice kay Capricorn? Universe, bakit Ace of Wands? Show me. Bakit po Three of Pentacles? Okay, family again. Tingnan mo, meron tayong 10-10. Oy, ang ganda ng card mo. We have the 10-10, tsaka we have the lovers, ano, sa nakita ko dito, twice na to. Twice na 6, twice ang 6 siya, and twice ang 10, no? 1-0-1-0, this is sa beginning na talaga, no, sa'yo, no, Capricorn. And then nakita ko dito, you start a new beginning, maybe a new job, a new work, na nakita ko na maraming collaboration, and you are moving on na talaga sa buhay mo, no? And nakita ko naman na this is for your family. Nakita ko rin na maaaring magkakaroon ng mga collaboration o partnership with it come talaga. Or magiging mas more close pa kayo ng family mo, ng mga kapatid mo, or ng mga anak mo, or mga kamag-anak mo, or katrabaho mo sa work, no? Nakita ko ito. Mas magkakaroon kayo ng mga teamwork, ganyan. Magkakaroon ng iba sa inyo na you are moving on, maaring a new work, a new partnership sa nakita ko dito, or
yung nakita ko, you are moving on and you take it action. Talaga, nagkakaroon ng fresh start dito. Nagkakaroon ng mga happiness and collaboration. Maaring sa work, ganyan din na baka nagkakaroon na ng teamwork o pagkakaisa with comes out. More on, nakikita ko dito na magkakaroon ka ng maraming communication to others. Yan, magkakaroon ng more na energy. Ang sinasabi ito, more on, more on pakikipagkaibigan, paggawan. Basta marami kang makakausap eh. Maraming tao ako nakikita na nakipag-communicate sa'yo. Yun ang nakita ko sa'yo. Yun. Explore, ano? You need to explore. Ang nakita ko to, sinasabi din ni universe, you need to explore yourself sa lahat ng bagay. Make a new things or make a new friend, no? Sa nakita ko dito. Kasi, sa more nagkakaroon tayo ng mga new friends, new na nakaka-collaborate, mas marami tayong nalalaman na ideas, ano? Sa nakita ko dito. Baka this is the time din na kapag nakipag-collaborate ka o nagkaroon ka ng mga new friends o collaboration, partnership man yan, nakikilala ng bagong tao, magkakaroon ka ng new idea, no? Nakita ko dito na maaring mga new idea to make a fresh start, a beginning, ganyan. So, nakita ko, maaring a new work, new job, ganyan, maaring ganun. Magkakaroon ng mga ganun. I-ano mo yun, i-develop mo yung part na yun, no? Kasi baka maaring, I don't know kung ano yung trabaho mo, pero nakita ko maraming taong nakipag-collaborate sa'yo, no? Yun, more develop pa, ganyan. Marami kang idea na makukuha na galing sa kanila, no? Ang dami ko sinabi, pero parang paulit-ulit anong sinabi ko. Ano ba yun? Pati ako naguluhan yun. Bakit po top 1, 6 of... Ang dami yun, no? Bakit po 6 of cups at the judgment po? Ang overall energy ni Capricorn Flesh on me. Bakit po? The Page of Pentacles in reverse. Ano pa to? Mukhang walang moment ah. Iba dito, ano? Iba sa inyo, siguro nagpapatarot kayo. Or mahilig kayong mag-explore or mahilig kayo sa mga tarot-tarot. Yung nakita ko, yung iba ganun. Sa nakikita ko sa iyo is may meron tao ako dito na nakita may bad intention sa iyo, no. This month, mag-ingat tayo kasi may mga bad news din ako nakikita na magaganap o marireceive mo maaring message ganyan. Tapos may mga tao na may hindi maganda yung intention sa iyo, no. Medyo mag-ingat-ingat tayo sa part na gano'n, no. May maaring iba sa inyo magiging impatient, no? Nakita ko dito, magiging impatient kayo. Maaring magiging mainipin kayo siguro. Magkakaroon ng mga lack of idea, lack of confidence. And then yung mapag-iisip ka sa, marireminize mo yung mga pagkakamali, yung mga kabiguan in the past. No, yung mga naging bad news in the past. Yung mga tao na nagbigay sa'yo ng bad intention in the past. Yun ang nakita ko dito. Eh, nakita ko rin na magkakaroon na rin ng freedom. And then, in that memory in the past, talagang you learn din ang nakita ko dito na magkakaroon ka ng mga more of knowledge, ano, mas maraming more of knowledge kang matututunan sa mga nakaraan, sa nakita ko dito. And nakita ko rin naman na nandito ka na this effort 2024, maire-release mo na yung sarili mo dito sa sitwasyon na to, no? Magkakaroon ng releasing, magkakaramdam ka na ng freedom, no? Kung nasaan ka man ngayon na dark, sa nakita ko dito. Kailangan mo na talaga ng ticket action, ano, para matupad ito. Magkakaroon ng mga clear mind, yung mga gusto mong gawin sa buhay. Magkakaroon na, mag-taking control ka na, magkakaroon ka ng lakas ng loob, mental strength, no? Ando nakita ko na. Hindi ko na nakikita na matatakot ka na sa lahat ng mga darating pa na buhay, ay na, ng mga sitwasyon sa buhay mo sa nakikita ko dito. Teka lang, ayusin ko yung mga anak ko. Anak ito, kasi nahandun na yung, kasi maalala yung mga kabiguan, mga tao nagkaroon ng mga bad intention sa'yo, maalala mo yun eh, kaya siguro magkakaroon, lalakas na yung loob mo na. Ngayon pa ba ako matatakot? Eh, ang dami kong napagdaanan sa buhay, pero ang that time, kailangan mo rin ma-learn, no? Yan, matututunan mo yun.
matututo ka. And that is for you for today. Arigato, namaste, God bless.